Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa mga pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ang talinghagang inilahad ng Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ay natatagpuan lamang sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito ay mariing pagpapaalala ni Jesus tungkol sa panganib ng labis na pagkagahaman sa kayamanan. Abalang-abala ang maraming tao ngayon sa kani-kanilang hanap buhay upang kumita para sa kanilang pamilya. Hindi naman masamang magsumikap at yumaman. Ang masama ay kung nakasalig na ang buong pag-iral ng tao sa yaman. Sa pamamagitan ng kayamanan, magiging maginhawa ang buhay natin dahil maaari na nating mabili hindi lang ang ating pangangailangan, kundi pati na rin ang ating kagustuhan. Pero lagi nating pakatandaan na hindi kayamanan ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Sa pagtitiis ni Lazaro sa kahirapan, nakamit niya ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Pagsasagawa, maglaan ng oras hindi lamang sa hanap buhay, kundi para rin sa dahilan ng iyong buhay. Ang ating Panginoong Diyos.